So, ayun mga dre, nandito ako sa Giginto ngayon. Ayan. Motor natin. Pakalakas ng ulan. So, mga 19 minutes away na lang, nandun na ako sa InDesign, kung saan kami magkikita ni Reed. Tapos, yun. Binigyan tayo ng pagsubok na tadhana ng malakas na ulan. Yung sapatos ko, basang-basa na. Saka yung dulo ng pantalon ko. Pero yun, hindi ko na siya ininda kasi pwede naman magpalit mamaya. So, mamaya, update ko kayo mga dre pagdating ko ng InDesign. Tapos, yun. Tignan natin kung anong mangyayari pag nagkita kami ni Boss Reed. So ayun mga dre, Bingson here. Time check, anong oras na ba? Wait lang. 6:36 na ng gabi. Medyo maliwanag pa. So pasensya na kayo mga dre kasi hindi ko na cover yung pagpunta ko dito. Yung una-una yung action camera na nahiram ko, hindi ko alam gamitin. So, hindi naman sa tatanga-tanga tayo sa gadgets. Kaya lang, kapag kasi nakasaksak yung power cord dun sa action camera mismo, kapag nag-loose siya ng konti, namamatay yung camera. So, medyo nabobo ko dun. Tapos, yung camera, hindi naman ganun katagal o hindi siya hindi long-lasting yung battery niya. Kaya siguro nakagawa lang ako ng clips ng konti nung papunta ako dito habang nasa EDSA ako. And then yon, as of this time, nakusap ko na si Boss Reed. Sabi niya on the way na daw siya. And then yon, tinatanong pa ako kung maihintay ko daw ba siya. Sabi ko, natural, yun yung purpose ko kaya nga ako pupunta rito. Kasi kaya ako nagpunta rito, imbis na ipaship niya yung camera, gusto ko siyang makita ng personal para formal tayo makapagpasalamat sa kanya dun sa ibibigay niyang action camera. So, pasensya na kayo kung medyo haggard na yung itsura ko. Agardo Versosa na tayo. Andito si Quick Pet Lord ba yun? Sorry, hindi ko ma-pronounce yung pangalan. So, yun. Tapos andito rin si Jason, yung may-ari nitong InDesign. Ayun, magbi-business talk muna kami habang wala pa si Boss Reed. So, ayun mga dre, papasok lang ako sa loob and then, yun. Chika-chika na. Tayo sa loob. Boss! Welcome na welcome na dito. Hi, good afternoon. Welcome rin, Blackhawks! Blackhawks! Parang take off, yung picture ko. Sige. Palapagod na lang muna ako ng gamit kasi sobrang sakit na ng pet ko, kaka dredge. Sambasa yung ano to? Nahiya akong maglakad eh. Sambasa yung aking sapatos. Saan ba ka meron ko yung sticker? Okay na ba? Meron pa naman. Ibigyan ko lang yung bayo ko at saka sa motor ko pang lagi. Eh dito kasi dikit yung binigay niyo. Kasi nagtanong din ako sa kapatid ko kung kaya niya i-print yung logs. Ano po yung gamit niya? Yung pan-summerator, meron siyang large format? Yung... ano siya eh? Yung umiikot? Tapos yung safe screen? Pwede. Tapos meron din siya nung... yung pang-press na... parang heat press. Yun. Dun ako dati nagsimula. Yun, nagsimula din siya silk screen. Oo, silk. Hindi, una sarap sa akin. Yung ganun eh. Hindi ako sanimang silk screen. Hindi ko sanay. Oo, ngayon ako sa silk screen. Tatay ko nagagano ko rin din. Ang ginawa ko yung heat press na siya. Tapos, nagtrabaho ko dati sa ganito. Ano yung photo paper? Alin? Hindi, ano siya? Parang... ano nga siya? Parang silk screen. Ayun, parang dinag-design na yun. Yung sanay heat press siya. Bigin sa tao. Diyan ako nagsimula. Diyan ako nagbawa, nagbibenta ako. Nagbibenta na. Oo. Maraming babagawa sa akin. Kunti lang. Kunti lang.
Madre, as of this time, nilay pa rin namin si Boss Reed. So, yun. Actually, mga Dre, ito yung maganda sa, ano, sa riding community na pwedeng gawin kung sakaling merong mga tao na nangangailangan ng tulong. Actually, hindi naman, hindi porket motovlogger ako, kaya ako natulungan. Actually, na-experience ko na rin to. Way back, a few years ago, nung meron pa akong group na SJRP, yun, Suzuki Raider J Philippines. So, ang motor ko kasi noon, Raider J pa. So, yun, noong time na yun, talagang matindi yung samahan. Kahit hindi yung sa grupo ko, matindi talaga samahan ng mga nagmo-motor. Kasi kapag may mga problema sila sa motor, kunyari nasisiraan sila, yun, handa talaga silang tumulong sa'yo. Kahit nasaan ka, basta reachable ka, yun, talagang pupuntahan nila at tutulungan ka nila. Ganon katindi ang riding community when it comes to helping other people. So, ang samahan ng motorcyclist, mga Dre, hindi siya na pipigil or hindi siya huminto sa pagtulong lang pagdating sa motor. May mga ilang groups din talaga or halos karamihan ng mga groups na motorcycle groups sa Facebook ay hindi sila tumutulong na related lang sa motor. Minsan o madalas, pati yung pamilya ng rider tinutulungan nila. Ang masasabi ko, saludo ako sa lahat ng mga taong tumutulong at saka dun sa mga tinutulungan naman, sana pay it forward. Kumbaga, gawin nyo rin sa ibang tao, rider man ng motor o bisikleta o sasakyan, basta kaya nyo tumulong, tumulong kayo. Hindi importante kung maliit o malaki, basta ang importante ay yung mahalaga. Hindi, joke lang. Ang importante yung ano, yung pagtulong mo. Hindi sukatan kung gaano ka kayaman o kung gaano ka kahirap. So ang importante, tumulong ka sa tao, bukal sa kalooban mo at hindi ka hihingi ng kapalit. 'Yun ang tunay na tulong sa kapwa, mga Dre. So 'yun, sana dumating na si Boss Reed at padilim na. 'Yun, shoutout din dun sa misis ko. Pasensya ka na kasi ano, hindi kita masusundo. So 'yun, pasensya ka na, pero kahit ganun pa man, kahit hindi kita masundo, mahal na mahal kita. A little longer than a few minutes later. Alright, mga Dre. Alright, mga Dre. Nandito na yata si Sir Reed. Nakasasakyan siya, hindi siya naka-motor. False alarm. False alarm pala. So, update ko kayo lima maya. A few minutes later. Oh, basta sir. Basta. Sir, basta. Kanina ka ba? Walang yan talaga. Kasi Dito may tindahan ko online. Sis mag-live ako, sayang naman, hindi naman kasi ako na-vlog eh. Hindi ako mag-vlog ngayon eh. Para lang sa kanya to. Anong tindahan mo ba? Hindi, sa misis ko po. Sige nga, tignan nga natin. Case po. Oo, mga case. Sino mo mag-okay? Thank you ha. Libre to? Opo. Ka, libre. Then I go out of here. Patunay sa aking ipinangako at hindi ko pwede sabing advocacy, okay, pero pwede natin gawing advocacy na pagtulong sa kapwa, no? Bilang Pilipino, natural sa atin ang pagtulong sa kapwa. At bilang patunay yan, tayo po ay mayroong isang tutulungan na isang motovlogger na nalulungkot ako na balak niyang mag-quit dahil nasira ang kanyang action camera. So nakakalungkot yun dahil pag nag-quit siya mag-vlog, ibig sabihin, mahihinturin yung kanyang pagtulong sa ating mga kababayang motorista. Tama ba? So, huwag na natin patagalin pa. At inimbita ko po siya dito. At from Malabon City. Salapak po tayo guys ha. Nandito po, si Sir Mingsun. Woo! Yo! Una-una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon para maging tulay si Boss Reed na pagkalooban tayo na action camera na magagamit natin in a daily basis para maipakita natin sa tao kung gaano kabait ang riding community at saka kumbaga
at the same time, habang tumutulong tayo, nakakapagturo din tayo sa mga motorcycle riders and cyclists kung paano mag-troubleshoot ng mga kanilang sasakyan. So, maraming salamat dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na, yun, magkaroon tayo ng panibagong action camera. So, yun, ang masasabi ko lang mga dre, dun sa mga gustong tumulong at saka dun sa mga natutulungan ko man o hindi, natutulungan ng mga ibang tao, sana pay it forward. Kapag natulungan kayo, sana, kapag meron kayo nakitang nasiraan o kailangan ng tulong, tulungan nyo din. Hindi ibig sabihin, ay hindi mahalaga kung maliit o malaki ang tinutulong mo. Ang importante, tumutulong ka ng buhay sa kalooban mo. Yun! So, yan. At bilang pangako ko, na bigyan siya ng bagong action camera. Ito po ang kanyang action camera. Palakpak naman, guys! Ating action camera na ibibigay kay Sir Mingson para may pagpatuloy niya ang pagtulong at pagpa-vlog niya. Right, Sir, ito yung camera mo. Yun. Thank you talaga, Boss Reed. Hindi ko ina-expect talaga na ikaw ba mismo magbibigay sa akin ito. Yun ang gusto ko kasi kailangan mayabot ko ng personal at makapag-usap tayo ng kasi... Yun nga. Kaya din talagang pinilit ko kahit sobrang lakas ng ulan sa Manila kanina. Ayun, pinilit ko talaga magpunta kasi yun, imbis na ipa-ship niya to sa akin, syempre mas magandang tanggapin mo ang isang regalo, lalo na kung bukal sa kalooban nila ng personal at para formal kang makapagpasalamat sa kanila. Oo, tama. Sir, ang wish ko lang, sana ipagpatuloy mo yung gawain sa pag-vlog, ano? Kasi doon kita nakilala, sana patuloy mo lang yan. Kaya kita tinulungan kasi tumutulong ka. Deserve mo yan. Gawin na tapos, makakaasa ka. At ito, pangako ko pa sa kanya. Alam niyo yung memory tattoo sa Pasig City, di ba may shop sila? Kaibigan natin yan. Sagot ko na yung batteries, mic, at yung mic adapter. Yun. Alam pa, guys! Yes, yes. Sana ko talaga. Sige, maraming salamat. At baka gusto mong buhati sa inyong mga fans. Hindi naman. Ayun. Sige. Shoutout dun sa mga dre ko dyan, sa mga lahat ng sumusuporta sa channel ko. At yun, maraming salamat kasi kahit despite nung napunta tayo sa ibaba ng mundo, hindi nyo ako iniwan. At yun, dumating si Boss Reed para umakit ulit tayo sa mataas na level ng mundo. Kasi bilog ang mundo, hindi araw-araw nasa baba ka, minsan nasa gitna ka, minsan nasa taas ka. At saka isa na lang mga dre, ang masasabi ko, kapag nasa taas tayo, huwag tayo magpakampante kasi hindi tayo araw-araw nasa taas. Talagang bababa. Amen! Share ko ngayon sa FB page mo. Sige. Para makita rin nila kasi hindi pa naman tatapusin yung live ngayon. Sige. Okay, sige. Thank you. Madre, nandito ako ngayon sa Memory Dante sa Pasig. Doon saan kumukuha ng accessory si Sir Reed para doon sa mga action camera niya or any gadgets niya. Tapos yun, kasi Sir Roland, may-ari nitong Memory Dot Page. So kung gusto nyo mag-avail ng mga products for any kinds of camera, just drop by here sa 17 Pasig Avenue Extension, diba? 17 Pasig Boulevard Extension. Ayun, 17 Pasig Boulevard Extension. Drop by lang kayo dito, pwede kayo mag-message sa Facebook page nila. Ayun, lumalabas sa screen. Tapos yung contact number nila, ayun din, nakiswin din. So mga dre, ulit, maraming salamat kay Sir Reed at sa Memory.ph for allowing us to obtain such accessories for GoPro Hero 5. So pasensya na kayo mga dre kasi medyo late yung pag-upload ko nitong video na to dahil unang-una sa lahat, after ko magpunta kay Sir Reed sa Malolos, Bulacan, umuwi ako ng San Miguel kung saan doon na ninirahan yung 4 years old kong anak. So kanina lang ako nakauwi mga dre, today is Saturday. So yun, so simulan na natin to mga dre. So unang-una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon syempre dahil nagkaroon tayo ng ganitong blessing natin sa buhay ko. So yun, siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga subscribers ko na sumusubaybay at saka sumusuporta sa YouTube channel ko
kahit saan man tayo mapunta sa parte ng mundo. So maraming maraming salamat kasi kundi dahil talaga sa inyo, syempre, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Pangalawa, susunod na gusto kong pasalamatan yung mga lahat na mga tao outside the Philippines na tumulong at sumuporta sa akin. Ayaw nilang pabanggit yung pangalan nila eh. So, yun. Kung sino man kayo mga dre, kahit alam mo yung pangalan nyo, yun, maraming maraming salamat sa inyo kasi hindi kayo nagsasawang sumuporta sa akin at saka ang laki ng tiwala nyo sa akin para suportahan ako ng ganito. So maraming maraming salamat talaga. Tapos ang gusto kong susunod na pasalamatan, syempre si Sir Jason ng InDesign. So ito yung binigay niya sa aking InDesign long sleeve. Meron na akong gagamitin ngayon araw-araw kapag nag-aayos ako ng motor. Kapag meron ako nakikita ng nasisiraan. So ito na ngayon yung gagamitin ko in a daily basis. So maraming maraming salamat sa InDesign sa pagbigay sa akin ito. Sa long sleeve. Talagang very comfortable siya. Masarap gamitin. Hindi siya mainit. Tapos yun, air-cool siya kapag nasa biyahe ka. Talagang presko-presko. Kaya kung gusto niyo umorder ng ganito, na long sleeve na talaga namang napakaganda ng quality tsaka ng print. Siyempre, kung saan din napapagawa si Sir long sleeve, kay InDesign na kayong order kasi talagang sulit yung bayad nyo at a very affordable and reasonable price. Diba? At saka dagdagan natin ng competitive price pala. So, yun ang adre. So, maraming salamat Sir Jason sa pag-sponsor nito ng isang long sleeve. Hoping to do business with you soon. Kasi hinay-hinay lang muna tayo. And then, ang susunod na gusto kong pasalamatan ay si Quick Pet Lord. So, yan. Salamat dahil dun sa masarayang kwentuhan natin habang iniintay natin si Sir Rin na dumating. Ayun, na-enjoy ko yung company nyo. Na-enjoy ko yung company na Sir Jason at ni Sir Rin. Yun, maraming maraming salamat. Tsaka nga pala kayo, kay Izay Max Moto. Maraming maraming salamat din kasi isa pang humble moto vlogger na kilala ko in person. And then yun, at sumusubaybay din pala talaga siya sa akin. So yun, natig yung puso niya nung napanood niya yung video ko last time. So yun, maraming maraming salamat sa inyo mga dre at sa pagsuporta sa channel ko. So syempre, susunod na gusto kong pasalamatan ay yung mga Read for Speed or Read Moto Vlog supporters, yung fans ni Sir Reed tsaka yung mga viewers niya na sumusuporta na rin sa akin. Yun. Salamat kasi dahil sinuportahan niyo si Sir Reed para maging posible yung pag-donate niya sa akin ng isang GoPro Hero 5 action camera. So napakalaking blessing nito para sa akin. Kundi dahil din siyempre sa inyo, hindi rin magiging possible to dahil siyempre iyan, di ba? Kapag iba ang boses ng mga supporters or ng followers ng isang moto vlogger eh. Kapag sila talaga nagjo-joke, talagang mas lalong nabubuo yung loob or desisyon ng moto vlogger na sinusuportahan natin. Kasi nga, pinapahinggan kasi talaga namin yung boses ng mga supporters namin or ng mga subscribers namin. So, maraming maraming salamat din sa inyo kasi isa kayo sa dahilan kung bakit naging possible lahat to today. So, maraming maraming salamat talaga. Kulang yung salamat na words o yung maraming salamat na words para pasalamatan kayo dahil sa supportang pinakita nyo kay Sir Reed at saka na rin sa akin. Maraming maraming salamat. And then, gusto ko rin pasalamatan syempre yung mga in-laws ko sa San Miguel, Bulacan kung saan, kung sino yung mga nag-aalaga doon sa 4 years old kong anak. So maraming maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo dyan. At yun, alagaan mo buting anak ko kasi alam niyo naman trabaho dito, di ba, sa Manila. So yun, maraming maraming salamat sa inyo. And then, maraming maraming salamat din kay Melandro JTV, tama ba? Parang may ephemero, Melandro JTV. Isang meron din siyang YouTube channel. Ayan, nakikita niyo dyan sa screen. Maraming maraming salamat sa pagsuporta rin sa akin, syempre. And
meron tayong surprise galing kay Sir Melandro JTV. At yun, hindi ko muna babanggitin dito sa vlog na to. Siyempre, surprise na yun. Tayin na lang sa upcoming vlog natin. Dahil meron siyang magandang balita para sa Mingsong Multimedia Channel at saka doon sa mga supporters ko. So maraming salamat sa iyo, sir. And then, gusto ko rin pasalamatan siyempre yung si Sir Reed, siyempre, wala nang iba. Kasi, noong una talaga, nung aminin ko sa inyo, si Sir Reed, hindi ko siya talaga pinapanood dati. Napanood ko yung mga ibang vlogs niya, lalo na nung talagang, ayan na yung naging spike na yung subscribers niya. Doon ko siya napapanood eh, mga high speed yun. Kasi dati may hindi sa high speed. Kaya medyo nagbato na lang ako ng content kasi yun, nagsawa na ako. Kaya, binagawa yung content ko, yung ganito, yung automatic na katulong tayo sa ibang tao. Ganoon na yung mga content ko nowadays. Binagawa na. Tapos yun, since di na ako nahilig sa, no, sa high speed, yun, di na ako nanonood ng vlogs ni Sir Reed. And at the same time, siya talaga yung taong motovlogger na hindi ko talaga in-expect na tutulong sa akin sa panahon na down ako or medyo down ako. Sa panahon ngayon na nasira yung bukod-tanging camera natin na talagang ginagamit natin ng gusto para makapagpakita ng mga pagtulong sa ibang tao at sa gayon napapakita din natin kung paano mag-ayos ng motor at saka ng bisikleta. So, napaka-humble ang tao ni Sir Reed at isang karangalan para sa akin na makakilala ka na personal at maiabot mo sa akin yung action camera na bago na personal para siyempre, gaya akong sabi ko dun sa nakita tayo, para formal ako makapagpasalamat sa iyo. Pero yun, sa buong ito, maraming talaga salamat talaga Sir Reed at napaka-accommodating na tao tsaka si Sir Jason. Napaka-accommodating na tao nila. So, yun. Maraming salamat talaga, Sir. Dahil, yun. Salamat dun sa... Saan na ba yun? Ayun, dumating na kasi. Galing na ako ng... Na memory.ph kanina bago ako umuwi. Nung galing ko San Miguel, diretso na ako ng Pasig. So, yun. Maraming salamat sa memory.ph at kay Sir Reed. Dahil, siyempre, binigyan tayo ng accessories na pang GoPro Hero 5. So, ito siya. Ito yung, hindi ko mapapakita lahat kasi yung Telesyn na triple slot or three slot charger ng battery ng Hero 5 ay naka-charge na. Siyempre, excited. So, ito yung ano, yan. Meron din tayong frame na may lagayan na ng mic sa ilalim. Very useful to, siyempre. Yung mic, out of stock, kaya wala kami nakuha ni Sir Reed. Tapos, binigyan din tayo ng 128GB na memory card na nakagabit na ngayon dito sa GoPro Hero 5 natin. So, yun. Ang sabi ko kasi kay memory.ph, sabi ko, bibili na lang ako ng memory card. Dahil, kasi wala naman yun sa napag-usapan namin ni Sir Reed na yung ibibigay niya sa akin. So, hindi ko talaga ini-expect na magkakaroon ako ng iba't-ibang accessories. Meron akong tripod dito na nabibit. Tripod pala. Monopod, stand, tsaka mini tripod. Ayun, tripod din pala. So, nababento. Napakaganda nung binigay sa akin. So, yun. Hindi ko ini-expect na bibigyan ako ni memory.ph nito. At yun, hindi ko talaga ina-expect. Kala ko talaga, dalawang battery lang, charger, tsaka yung frame case ng GoPro. So, hindi ko ina-expect yung iba. So, medyo nagulantan talaga ako nung dumating ako doon sa memory.ph. Sobrang laas pa ng ulan. Gaya nung nagpunta ko nila sa trip, binigyan na naman ako ng pagsubok ng tadhana bago ako makuha yung munting regalo sa atin ng memory.ph at saka ni Sir Reed. So, yun. Pero, very thankful ako kasi safe naman ako nakarating doon at safe din ako nakauwi. So, yung mga dre. Sino pa ba? Siyempre, wala nang iba kundi gusto kong pasalamatan yung aking asawa, syempre wala nang iba. Dahil sa walang sawang pagsuporta sa akin, sa walang sawang pag-intindi
sa mga gusto kong gawin, sa passion ko, tulad ng pagmumotor, ng motovlog. Yun, maraming salamat sa iyo kasi yun, kahit anong gawin ko, kahit medyo hindi kita nasusundo, dahil nagbo-vlog ako, naiintindihan mo pa rin ako. Kaya yun, maraming salamat sa iyo, Mami. At syempre, mahal na mahal kita. At sana, yun, lagi mong ingatan yung sarili mo kapag hindi kita nasusundo. At huwag sanang magliliyab yung ilong mo kapag hindi kita nasusundo. So yun, mga tre. That's pretty much it for this vlog, mga tre. Ay, hindi! Bago ko pala kalimutan, syempre, salamat din pala sa Jawa Moto Vlog, sa LA Squad, kay Norris Jan, sa ibang motovloggers na nag-comment na siguro hindi ko nabasa dahil sobrang dami ng comment, mga tre. So maraming salamat dahil sila din gusto nilang magpaabot ng suporta sa atin para maggawa nila yung paraan na makapag-vlog ako, like providing me an action camera. So yung mga tre, salamat sa inyo kasi hindi ko rin na-expect na tutulungan niyo ako at susuportahan niyo ako sa panahon nito. So maraming salamat sa inyo. And then, bago ko makalimutan, mga tre, lastly, early this morning, merong isang motovlogger na may 18,400 subscribers or 18,500 subscribers siya na nangbabash sa akin as a motovlogger. So, sa iyo, Dre, actually, binura ko na yung comment mo. Ang masasabi ko lang, gaya nga nun sa comment mo, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao, kung mabigat ba o hindi. Pero ang masasabi ko lang, hindi ako galit sa iyo. Ang sabi ko lang sana imbis na mag-comment ka ng pang-babash sa akin, sana sinarili mo na lang. Kaya ako binura yung comment mo kasi ayoko naman masira ka or ayokong mambash sa'yo yung mga subscribers ko o yung mga sumusuporta sa akin dahil lang doon sa comment mo. Malayo pa ang mararating natin sa motovlogger, tayong dalawa, kahit ako kahit nasa 100,000 subscribers na ako. Alam ko malayo pa ang mararating ko sa motovlogger. So ang masasabi ko lang sa'yo, Dre, huwag tayong mambash na kapwa natin motovlogger kung sakaling hindi natin gusto kung ano yung content nila o kung ano yung ginagawa nila. Huwag tayong mang-bash. Kung meron tayong comment na hindi maganda, just keep it ourselves. And then, yun. Huwag mong panoorin kung hindi mo gano'n siya gusto. So, yun. Ang masasabi ko lang, always stay humble and always stay na down to earth. At sa lahat ng motovloggers na nai-inspired sa content ko, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, mga tre, ay lagi kayong maging humble, lagi kayong maging down to earth. Makita nyo kung ano talaga kayo as a person, hindi lang as a motovlogger. And then, gusto ko rin i-share sa inyo na gusto ko ipakita nyo sa tao na gusto nyong makilala ng dahil sa mabuting ginagawa nyo. Hindi dahil dun sa mga negative comments na pinapadala nyo sa ibang vloggers at negative na gusto nyong gawin as a content para lang makilala kayo ng tao. Mas magandang makilala kayo ng ibang tao o ng mga sumusubaybay sa inyo o ng gustong sumuporta sa inyo na maganda yung ginagawa nyo from the beginning and then maganda pa rin ang ginagawa nyo kasagsagan ng pagbablog nyo at hanggang dun sa matapos yung pagbablog nyo. Sana ganun ang gawin natin as a motovlogger para naman mabago natin yung pananaw ng ibang tao sa pagmamotovlog. Kasi iba talaga, naiisip talaga nila na yung pagmamotovlog ay puro ano lang, siya ganyan, hindi ko nababanggitin, baka may mag-react na iba. So yun, pero wala akong gustong patamaan. Yun, sana yung mga content natin, let us be professional and then informative. Siyempre, yung nakatulong din tayo sa ibang viewers natin. So yung mga dre, sobrang haba na itong message ko na to. Ayun, again, maraming salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng tumulong, at saka, ayun, na sobrang na-appreciate ko talaga
lahat ng nangyayari sa akin ngayon, lahat ang binigay niya sa akin. Physical man, bagay man, or emotional support, maraming maraming salamat talaga. So yun, mga pa, siyempre, automatic, is back. See you on my next vlog mga pre. Stay safe.